Hello everyone, ako si Brother Jomar, isa akong Salesian of Don Bosco at isang missionary aki dito sa Brazil. Kapag narinig niyo yung salitang Brazil, ano yung mga unang-unang mga bagay na pumapasok sa inyo? Siguro football. Kasi malakas yung team ng football dito sa Brazil. Siguro yung Cristo Redentor sa Rio de Janeiro. O siguro yung Amazon Forest. Yes, lahat yung tatlong yan at marami pang iba, mga symbol yan ng Brazil. Pero gusto kong puntahan yung third image na present natin sa inyo, yung Amazon. At dito yung aming mission. Dumating ako dito sa Brazil noong 2017. Maraming mga challenges ang pagiging isang misyonaryo. Katulad ng language na unang-una mong kailangan pag-aralan. Ang ating second language ay English. Pero dito sa Brazil, kailangan nating pag-aralan ang Portuguese. Sabi nga nung naghahanda kami para sa aming misyon, kapag kinausap mo yung mga kabataan sa second language nila o sa isang language which is foreign to them, makikipag-usap ka lang sa head level. Pero kung gagamitin mo yung kanilang language, nakikipag-usap ka sa heart level, mas nararamdaman nila yung presensya ng Panginoon kapag kinakausap mo sila, kapag nakikipag-relate ka sa kanila sa kanilang sariling lingwa. Sa sariling nilang language. Ayan, nadulas tayo. Siguro yung iba pang mga challenges dito, yung kakaiba, yung kanilang pamamaraan ng apostolate dito. Siguro yung mga nakasanayan ko na sa Pilipinas, hindi lahat ng mga yon ay applicable dito sa Brazil. Dahil iba yung kultura nila, iba yung experiences nila. At ito yung isa sa mga tawag sa isang mga misyonero para matutunan kung ano yung mga kanilang mga kagawian, yung kanilang kultura, yung kanilang mga values para pumasok sa kanilang community at makiisa sa kanila. Hindi natin binabago kung ano yung kanilang mga nakasanayan. Pero nakikipartake tayo, nakikishare tayo sa kanilang buhay. Noong first day ng October, sinelebrate natin si St. Therese of Lisieux. Pero di ba kayo nagtataka? Isa siyang mongha na hindi malamang luwabas sa kanyang kumbento para magmisyon. Pero siya ay isang padroera ng misyon o isa siyang patroness ng misyon. Bakit kaya ang ganun? Kasi yung kanyang isip, yung kanyang puso, lahat ng kanyang mga sakripisyo ay para sa misyon. Lahat ng kanyang ginagawa sa loob ng kumbento ay parang misyonero. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa iba, para sa kanyang mga kasama sa loob ng kumbento, sa mga co-sisters niya doon. Kaya sa mga maliliit at ordinaryong mga bagay na ginagawa niya, siya ay isang misyonera. Siguro sa mga maliliit na pamamaraan natin, hindi man tayo lumabas sa ating bansa, yung attitude ng paghahanap ng opportunity para makatulong sa iba, para maiparamdam sa kanilang pagmamahal ng Panginoon, ay isang pamamaraan upang maging misyonera tayo sa kanila. Pero siguro, baka in the future, ma-discover nyo rin yung inyong missionary vocation. Pwedeng pare, brother, sister, o lay missionaries. Ipagdasal natin yan na sana isa sa inyo o marami sa inyo maging missionaries din para sa mga kabataan, mga missionero, para sa ibang bansa kung saan ang Panginoon ay nangailangan ng kanyang mga alagad upang i-proclaim pa ang gospel upang iparamdam pa doon sa mga lugar na yon ang kanyang pagmamahal. Siguro isang request sa inyo, magdasal pa kayo ng maraming pang misyonero at sana ipagdasal nyo rin kami mga missionaries na maging faithful kami sa aming vocation at sana talagang magampanan namin yung challenge, yung mission na ibinigay sa amin ng Panginoon para i-proclaim, iparamdam sa community kung nasaan kami ang kanyang pagmamahal. Di ba yun naman talaga ang mission? Ipahayag ang kanyang pagmamahal.
lalong-lalo na ako isang Salesian, lalo na sa mga kabataan. So yun, good morning sa inyo lahat and thank you for this opportunity na mag-share sa inyo about mission. Happy Missions Month sa inyong lahat. God bless!